Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. So, today, isa-share ko sa inyo isa sa mga morning routine na ginagawa ko, which is writing my writing ba yung tamang English? Trying hard English kasi. Okay, so as you can see, as you can hear sa aking boses, at sa medyo parang ngongo or medyo parang may maradong sipon kasi kaka-recover ko lang galing sa sakit. And ayun, buti naman hindi siya tumagal ng matagal. 2 days lang yata. Okay, dinalaw lang ako. Kumbaga, nire-remind ako na magpahinga. Para sinasabi ng katawan ko sa akin, akin, Carl, kailangan mo pong magpahinga, hindi ka ho robot. So, problema kasi yun ng mga hustlers, problema ng mga malalakas humataw. Alam ko, kung kayo, yung mga talagang hataw talaga sa business, yung hataw na may direction, ha? Hindi yung hataw lang, di ba? Yung hataw lang na nagpupuy at na wala namang ginagawa. Hataw talaga sa business, makaka-relate kayo na yung feeling na para ka magkakasakit, kapag ka, hindi ka humataw, pero kapag tuloy-tuloy kang humataw, magkakasakit ka talaga. So yun, medyo may ubo pa, kaya ganun ako tumawa. Okay, so yun, share ko sa inyo isa sa mga daily routine ko, which is nagsusulat ako sa aking gratitude journal, which is tinuro to sa akin ng mentor ko. So ayan, ito yung notebook ko. Makikita nyo, nagkataon na love yung nakalagay. So, ayan, gratitude journal. So nagsusulat ako dyan ng mga bagay na pinagpapasalamat ko. Actually, I am guilty kasi dapat every day to. Pero ang nangyayari is parang every week na, minsan every month pa. Which is mali, huwag niyo po akong gagayahin. Bakit ko sinishare to sa inyo? Kasi tinuro to sa akin ng mentor ko. A little bit of background labas tayo para masaya. Dito ko minsan nag-video ng aking video. Okay, dito sa bakura namin, di ba pang mayaman talaga, di ba? High class. Okay, so ayun, kaya ko shinare sa inyo gratitude journal kasi isa sa mga tinuro sa akin ng mentor ko before. Kasi a little bit of background about myself. Perfectionist ho ako and napakataas ng standards ko na kahit ako mismo hindi ko maabot. Okay, napakataas ng standards ko. Hindi ko alam kung meron ko kayong kakilala katulad ko. I'm sure meron. Okay, for sure meron. Pwedeng parents, pwedeng kaibigan, pwedeng upline, pwedeng downline na sobrang taas ng standards nila na yung tipong katulad ko na naiirita pagka may mga palpak. Alam mo yun, yung feeling natin perfect tayo, hindi naman. Diba? So, yun, excuse me. Yun, a little bit, balik tayo sa sinasabi ko kanina, a little bit background about myself, yung perfectionist ako, masyado mataas yung standards ko. Na even though, ang ganda na lang kinikita ko right now, hindi pa rin ako masaya. Which is, yun yung reason. Kumbaga, yun yung isa sa mga realization na ibinibigay sa atin na hindi mo talaga makukuha yung happiness sa mga material na bagay, hindi mo makukuha yung happiness sa ibang tao, hindi mo makukuha yung happiness sa panlabas na bagay. Okay, makukuha mo yung happiness within you. Kaya maraming tao, mapapansin mo, mayroong mga tao talaga na walang-wala naman sila pero masaya sila. Tapos mayroong mga tao na nasa kanila na yung lahat pero di sila masaya. So, yun yung reason kung bakit. Attitude of gratitude. Hindi natin na-appreciate. Kumbaga, hinahanap natin yung kaligayahan natin sa ibang bagay, sa panlabas na bagay. Hinahanap natin yung magpapasaya sa atin sa mga bagay na hindi natin control. Hindi natin control yung sitwasyon, hindi natin control yung ibang tao. Diba? For example, naghahanap ka ng saya sa relationship, sa partner mo. Hindi mo alam, hindi mo siya control eh. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi mo siya makokontrol eh. Anytime, di ba, pwede may gawin siyang hindi maganda na hindi mo magustuhan or mag-cheat siya sa'yo. So, yung mga ganong bagay. So, kaya pagka nangyayari yun, edi sobrang broken-hearted tayo. Sobrang ano, kasi yung ini-expect natin na kaligayahan na nanggagaling sa kanila, kumbaga, na-disappoint tayo kasi ganun yung ginawa nila. Yun yung isa sa mga realization na malaking bagay na naitulong sa akin kasi itong gratitude journal na to is a reminder for me na marami akong bagay na wala yung iba. Okay, marami akong bagay na wala yung iba. Marami akong na-achieve na hindi na-achieve ng majority. Okay, sa edad ko na 23 years old, feeling ko tanda-tanda ako na pero 23 lang ho ako. So, nasa Generation Z ako kung hindi ako nagkakamali. Hindi ako millennial. Generation Z, yung sinunda ng millennial. Kasi alam ko, nag-research ako about millennial hanggang 1994 lang daw. 1995 ako.
yun, itong journal ko, yung nagre-remind sa akin na marami akong bagay na dapat ipagpasalamat. And thanks to my mentor na dahil itinuro niya to sa akin. Kasi nga, wala talaga nagpapasaya sa akin eh. Diba? Lahat ng mga na-achievements na nakukuha ko, hindi ako nagiging masaya. Ako yung tipo ng tao na pag may na-achieve ako, although unlucky, ang palaging, ang default mindset ko is, ito lang. Di ba, ganun. Ewan ko kung meron kayong kakilalang ganun. Pero kung kayo yung makakita sa akin, syempre, di ba? Kung kayo, di ba, na-ano nyo yun, narinig nyo yung sinabi ko na kumita ako ng gantong alaki, 6-figure in 1 week. 1 week. Tapos ang mindset ko, ito lang. Di ba, anong mararamdaman mo? Di ba, sabihin mo, grabe ka naman. Di ka man lang magpasalamat. 6 figures in 1 week. Hindi lahat kumikita ng ganyan kalaki. 'Di ba yun yung sasabihin mo sa akin? Pero at the moment, as of those moments na iniisip ko 'yon, hindi ko na naiisip na ganoon eh. Naisip ko bakit ito lang? Ang ina-expect ko 7 figures. 'Di ba ganoon yung ina-expect ko eh. Ganoon yung expectation ko sa sarili ko, ganoon yung limits na binibigay ko sa sarili ko. Dapat ganito. Pag hindi ko nakukuha, nagagalit ako. Even though isipin mo parang ganito eh. Para ganito nangyayari. Ang goal ko is magkaroon ng 10 piso. Nagkaroon ako ng 7 pesos, 8 pesos, bad trip ako. Kasi hindi 10 piso yun ako. So, yun yung isa sa mga flaws ng personality ko. So, sabi ko nga sa inyo, di ba, itong mga vlogs na gagawin ko is more on about myself, more on about para mas makilala nyo pa ako. And ayaw kasi na tingnan nyo ako bilang someone na so perfect, sobrang galing. Hindi eh. Hindi ako ganun at walang ganun. Kahit na sinong sobrang galing na tao, kahit sinong sobrang galing na network marketer, sinong sobrang successful na tao, hindi sila perfect. Meron lang sila talagang lamang, pero hindi sila perfect at walang perfect. Walang kahit na sinong perfect. At ayaw ko na makita nyo ako bilang someone na perfect. Hindi ako perfect eh. Diba? So, pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga flaws ko, kung ano yung mga pagkakamali ko na baka meron sa inyong nakaka-relate sa akin or baka meron sa inyong nakaka-experience ng same problem, so solusyon na natin parehas. Okay, magkakampi tayo dito kasi parehas tayo may ganung problema. Okay? So, i-share ko sa inyo gratitude journal which is I highly recommend na gawin nyo rin. Kumuha ka ng separate na notebook. Tapos, everyday, sulatan mo, natin. Okay, natin, tayong dalawa. Kasi ako din, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat everyday to nagiging every week or every month. Mali yun. So, sabayan nyo ako habang ginagawa ko tong gratitude journal na to. Every day, susulat tayo in the morning pagkagising. Before natin gawin lahat, okay? Before natin gawin lahat, magsulat tayo ng mga bagay na pagpapasalamat natin. Kahit pa ulit-ulit pa yan. For example, thank you kasi may panibagong buhay ulit ako. Another day na dagdag sa akin. Maliit na bagay, malaking bagay nun. Di ba, pwedeng hindi naman na tayo gisingin ni Lord, di ba? Pwedeng tulog na lang tayo forever. Pwedeng hindi na tayo nagising, pero nagising pa rin tayo. So, napakalaking bagay na yun. Okay, so, yun yung mga ganun bagay. Maliliit na bagay, isulat mo dito sa gratitude journal. Ikaw, as many as you can, mas maganda. And every now and then, habang sinusulat mo siya, especially ito maganda para sa mga katulad ko na sobrang taas ng expectation, na frustrate ka na, kasi ang tagal mo na sa business, parang wala pa rin nangyayari sa'yo, wala na mabago sa buhay mo, feeling mo you are down, feeling mo wala kang progress, feeling mo napapag-iwanan ka na. Basta anything negative, na-stress ka na, na-frustrate ka na, you are on the verge of quitting. Diba, isulat mo yon, sulat mo lahat yung mga bagay na nagpapasalamat ka. Lahat lang ng nagpapasalamat ka. Huwag ka maglalagay dyan ng anything na negative na, for example, ako kasi may ganun ako na, which is pinipigilan ko sa sarili ko, which is mali nga yun. Halimbawa, nilagay ko dito, kumita ako ng gantong figure. Halimbawa, let's say, sabihin na natin, kumita ako ng 50,000 in 1 week, sabihin natin ganun. Although ang goal ko is 100,000, pero okay na. Huwag mo gagawin ganun. Huwag mo gagawin ganun. Anything lang na pinagpapasalamat mo, thank you kasi kumita ako noon, period. Yun na yun. Thank you kasi hindi naman more on about to sa pera eh. Hindi naman, sabi ko nga, yung kaligayahan natin, yung saya natin bilang tao, hindi naman magagaling yan sa pera. Hindi naman talaga doon ang gagaling eh. Diba, for example, katulad nung sitwasyon na binigay ko sa inyo kanina, ako kumita ako ng 6-figure in 1 week. That's ibig sabihin nun, 100,000 mahigit. In 1 week, kung ikaw ilagay sa posisyon na yon, tapos bawasan ng kalahati, 50,000 kinita mo in 1 week, matutuwa ka ba? Sa current situation mo ngayon, matutuwa ka ba? Kung hindi mo pa, lalo na kung hindi mo pa kinikita yung ganung kalaki in 1 week, syempre matutuwa ka. Eh ako, isipin mo ha, sa sitwasyon ko, hindi ako natuwa. Diba? Kasi feeling ko, bakit ang liit? Hindi yun ang goal ko eh. Diba? Bakit ganun lang? Mas malaki kinita ko,
100K in 1 week, ikaw 50K in 1 week, masaya ka. Ako 100K, hindi ako masaya. So, nasa pera ba talaga? Wala, di ba? Kasi mas malaking kinita ko sa'yo, dapat nga, di ba, mas masaya. Kung nasa pera talaga yung kasiyahan, di sana mas masaya ako kaysa sa'yo kasi mas malaking kinita ko. So, yun yung ibig ko sabihin. So, it's not all about, sa pagsusulat mo ng gratitude journal mo, it's not all about how much you earn, how much you have, what you already have. Kung ano yung mga bagay na pagpapasalamat mo about physical mass, sobrang dami. Alam mo, ulit-ulit nyo na ito naririnig sa kung sino-sino na mga life coaches or whatever na nagbibigyan ng motivation. Ulit-ulit na natin ito naririnig na sobrang daming ipagpapasalamat natin sa church. Ganun din. Diba, attitude of gratitude, ika nga, sabi ni Zig Ziglar. Yun yung pinakang magandang attitude. Kasi kapag may attitude of gratitude tayo, lahat ng negative, lahat ng stress na tatanggal. Diba? Sa simula, mahirap, especially sa mga katulad ko na perfectionist, especially sa mga katulad ko na sobrang taas ng expectation sa sarili, mahirap siya sa simula. And even ako nahirapan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinapakita ko sa inyo, diba? Dapat daily to, nagiging weekly, nagiging monthly. Kasi nga, para sa akin, sobrang taas ng expectation ko sa sarili ko. Yung program ng utak ko, sinasabi ko na magpapasalamat na lang ako kapag ganito na mali. Ang hirap tumawa pagka may ubo. Huwag niyo akong gayahin. Sabayan niyo ako na habang sa ginagawa ko na to. Dapat every single day, nagsusulat tayo, nagpapasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo kasi nakakatanggal siya ng stress. Nakakatanggal siya lahat ng negative. Yung attitude of gratitude is nakakapagtanggal ng anything na negative sa mindset natin. And at the same time, pinapractice natin na magpasalamat tayo na meron tayo. Hindi to about contentment, ha? Hindi to about contentment na makontento ka na sa kung anong meron ka. Buti nga meron kang ganyan eh. Yung iba wala eh. Hindi to about sa ganun, ha? It's not about limiting yourself na okay na ako, meron na ako, meron naman akong ganito, okay na ako, masaya na ako. Hindi to about ganun, ha? Pagpapasalamat to sa mga bagay na meron tayo at the same time, isa pa yun sa hindi ko nabanggit, buti na lang, naalala ko yun. Habang sinusulat mo yung sa gratitude journal mo, sa end part nun, sa last part nun, magpapasalamat ka dun sa mga bagay na future na makukuha mo pala. Yung mga bagay na ine-expect mo. For example, halimbawa nangangarap ka ng kotse, di ba? Nagpapasalamat ako sa kotse na parating sa akin. Yung ganun. Di ba yung ina-expect mo? Nagpapasalamat ako sa house and lot na mabibili ko. Nagpapasalamat ako sa magiging future partner ko. Na magiging future partner ko kung single ka. Nagpapasalamat ako sa gantong kikitain ko. Nagpapasalamat ako sa good health kung may sakit ka. Nagpapasalamat ako sa yung mga in advance. Nagpapasalamat ka in advance. It's not about limiting yourself. This is not about limiting yourself. Huwag yung misinterpret o baka ma-misunderstood nyo na sinusulat mo to para makontento ka na sa unang. Hindi contentment ang goal dito. Ang contentment dito is gratitude. Okay, magkaiba yun. Okay, contentment is para mediocrity eh. Kasi sabi nga eh, life has unlimited things to offer tapos makukontento ka sa kung anong meron ka. It's not being greedy. Hindi ka nagiging greedy kapag ka nag-aasam ka ng mga bagay. Ang greedy kasi is yung inaasam mo yung malalaking bagay at the expense na may mga maaapakan kang tao. May mga masisira kang buhay, may mga maapektuhan kang iba in a negative way. So, yun yung pagiging greedy. Okay, hindi greedy yung nag-aasam ka ng magagandang bagay. Kasi nga, most of the time, ang inaasam natin ng magagandang bagay, hindi lang naman talaga para sa atin eh. Gusto mo na sasakyan? Most of the time, hindi lang naman para sa atin eh. Para sa family ko, para hindi na mahirapan yung wife ko sa pag-travel, hindi mahirapan yung family ko sa pag-commute, yung magulang ko, para hindi sila mahirapan sa pag-travel. Gusto mo magkaroon ng sariling bahay para sa family ko, para may matuluyan kami, meron kami matawag na sarili. Most of the time, yung mga bagay na inaasam natin, yung malalaking bagay na inaasam natin, hindi naman para sa atin lang eh. Para sa ibang tao. Greediness ba yun? Na magbe-benefit yung ibang tao rin? Wala ka naman maapakan, wala ka naman masisirang buhay. Mapapaganda mo pa nga yung buhay ng mga taong nasa paligid mo, yung mga taong mahal mo eh. Diba? So, hindi greediness yun. So, tanggalin nyo yan. Kapag meron kayong ganong klase ng mindset, yun yung reason kung bakit nahihirapan ka sa business mo, nahihirapan ka sa buhay mo. Kung pag meron kang ganong klase ng mindset na feeling mo greedy ka kapag humihilig ka na malalaking bagay, yun yung reason kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Alam mo naman kung ano sitwasyon meron ka. Okay? Tanggalin mo yung limiting belief na yun. Kaya dito sa last part, nung yung gratitude journal mo, magsusulat ka ng kung ano yung pinagpapasalamat mo in advance. Okay? In advance, na hindi mo pa nakukuha. Magpapasalamat ka with certainty. With certainty, with clarity na talaga makukuha mo siya. Okay, hindi pwedeng magda-doubt ka kasi very basic, guys. I'm sure alam niyo naman, para sa inyo mga hindi nakakalam, I'm sure alam niyo naman na belief comes first
before result. Kailangan mo muna maniwala bago mo makita. Sabi nga, di ba may kasabihan tayo, to see is to believe. Paniniwala ng mga poor mindset yun. Di ba, hindi to see is to believe. To believe is to see. Kapag naniniwala ka, tsaka mo siya makikita. Actually, psychological yun. Kahit hindi nakikita ng iba, nakikita mo eh. Kasi naniniwala ka. So, siguro next time, pag-usapan natin yung about doon, medyo makakagutak na sa utak yun. So, ngayon, balik tayo doon sa gratitude journal. Sabayan niyo ako sa paggawa nito. Alam ko malaking may tutulong nito sa atin, hindi lang sa inyo, sa akin din. Diba? Kasi nga, sinusulat ko siya, ginagawa ko siya. And gagawin natin siya morning routine hanggang sa masanay tayo. Kasi nga, the more na nagiging grateful tayo sa isang bagay, the more nakukuha natin yung mga bagay na pinagpapasalamat natin. At dun lang tayo nakafocus. Diba? Sino ba naman ang gusto ng negative na feeling? Meron ba sa inyo gusto yung palagi kang negative? Meron ba sa inyo dyan gusto yung palagi kang stress, palagi kang naiinis, palagi kang galit? Kung meron sa inyo dyan, huwag nyo akong panoorin, doon kayo sa mental. Diba? Huwag, hindi ito yung video para sa inyo. Gusto mo na nene-negative ka? Wala naman may gusto ng negative na feeling. Lahat tayo gusto natin positive feeling. And lahat ng bagay na ginagawa natin is may connection sa pagkakaroon ng positive feeling. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi naman tayo nagbi-business, hindi tayo nagne-network para lang kumita. Hindi tayo nagne-network para magkaroon ng pera na madumi, na ang baho. Diba? Hindi tayo nagne-network para doon. Nagne-network tayo para kumita, para mabili yung bagay na gusto natin or makatulong sa iba na makakapagbigay sa atin ng happiness. Nagigits nyo? More on positive feeling. Kaya natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin is to give us positive feelings. So, walang may gusto ng negative. Diba, hindi natin to ginagawa para ma-stress tayo. Hindi natin to ginagawa para mas lalo tayo ma-frustrate, ma-depress. Hindi natin ginagawa yung mga bagay. Ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin every single day para mabigyan tayo ng magandang feeling. Para ma-reinforce yon, para ma-multiply siya, kailangan natin gumawa ng ganito, gratitude journal. Kasi sinusulat natin eh. Eh, Carl, pwede ba nasa isip ko na lang? Talaga, nasa isip mo lang. Talaga ba? Talaga ba? Kasi kung nasa isip mo lang talaga, sana hindi ka nanenegative eh. Kasi sobrang dami ng ipagpapasalamat mo, tapos nasa isip mo lang lahat, sana hindi ka nanenegative. Sana, ano, everyday positive ka. Walang ganun. Okay, so, kailangan isulat natin, take note. Kasi, hindi lang natin siya sinusulat everyday. Sinusulat natin siya as a reminder. Every now and then, kapag ka nanenegative ka, pwede mo siyang balikan. Diba? Pwede mo siyang balikan, pwede mong balikan yung mga sinulat mo, basahin mo. So, doon mo makikita kung gano'ng karami yung mga bagay, positive na bagay, na naranasan mo na. Okay, na doon mo marirealize, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Ang dami ko palang nakuha ng magagandang bagay, tapos kung ipukumpara mo sa problema mo. So, reminder din siya. Kasi ako, meron akong gratitude journal for everyday. Meron naman akong journal, life journal naman, for every month naman. Kumbaga, parang documentary ng sarili ko, ng buhay ko. Parang, in other words, diary. Kung babae, di ba? Pero sa akin, journal, kasi lalaki tayo, di ba? Lalaki ako pala, hindi tayo. Okay, may mga babae sa inyo nanonood dyan. Yun yung ano, pwede nyo rin gayahin yung ganun. Siguro pag-usapan natin yun next time. Kasi yun nga, medyo mahaba na tong video na to para doon sa gratitude journal. So, sabayan nyo ako sa pagsulat. Once again, to recap, pag nagsulat ka ng gratitude journal, yung mga bagay na pinagpapasalamat mo, every morning gagawin mo siya, lagyan mo ng date every sa notebook mo, yung mga bagay na pinagpapasalamat mo. Tapos sa huling part, yung mga bagay na ipinapagpasalamat mo in advance. Yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha, yung mga bagay na ginugol mo, hindi mo pa nakukuha in advance. Gawin mo lang siya hanggang sa, gawin lang natin siya hanggang sa maging daily routine natin. Every single day ginagawa natin, hanggang sa maging habit natin, hanggang sa malalaman natin kapag habit na natin, kapag hindi tayo mapakali, kapag hindi natin nagagawa. Okay, susabayan niyo ako. I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. And make sure, apply nyo na kaagad. Okay, apply nyo na kaagad. I-post nyo sa comment section sa baba yung mga Skype picture nung ginawa nyo ng gratitude journal. Dito ko makikita kung talaga bang ginagawa mo o nandiyan ka lang para mag-spy o nandiyan ka lang para ma-entertain. Hindi naman ako entertainment channel. I-comment nyo sa ibaba yung ginawa nyo na notebook, na gratitude journal. Hindi naman kailangan i-picturean nyo pa kung ano sinulat nyo. It doesn't matter. Picturean nyo lang na in-apply nyo. Okay, para makita ko kung sino sa inyo talaga yung nag-a-apply ng ginagawa, yung mga tinuturo ko dito. At sino sa inyo yung mga hanggang panood lang, hanggang training lang, pero wala namang ginagawa. Okay? So, kapag ka marami ka natutunan dito sa video na to, like mo yan. Make sure click mo yung like dito sa video na to. And i-share mo to sa mga downlines mo, sa teammates mo, especially sa mga kakilala mo na katulad ko na masyadong mataas yung expectations sa sarili.
yung tipong perfectionist, ayaw nagkakamali, hindi pwedeng ganun sa business. So, i-share mo to sa kanila para, at doon sa mga taong palaging negative, yung mga taong kakilala mo na palaging negative, whether network marketer man sila o hindi, pwede nilang gawin to. Okay, so once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.